Halimbawa, ngayong araw, naisipan ko na ayain si Daddy maglinis na lang kami neto ng kwarto dahil grabe yung kalat ng kwarto namin. Hindi lang dito sa kwarto, guys, ha. Pati na rin dito sa sala. O, diba? Grabe, ang daming kalat. So, sabi ko kay Daddy, maglinis kami kahit konti lang. Kahit unahin na lang muna namin dito sa kwarto. So, yun nga, sinimulan ko na magtanggal ng mga kalat dito sa kwarto. Yan, yung mga nakatambak na to. Yung mga bag ni Athena na maliliit. Yung mga wipes ko, lagayin ko ng gamot. At yung mga damit. At itong mga tissue. Itong tissue, guys, may kwento yan kung bakit marami akong tissue. So, abangan nyo na lang sa next vlog ko kung para saan ko yan ginagamit. So, dahil mabigat tong lagayan ng laptop ni Athena, naisipan ko na ipahila to kay Daddy. Sabi ko, ilabas niya na lang muna saglit kasi nga, magbabacuum kami para talagang malinis namin yung mga kasulok-sulukan ng ilalim ng kama. Kaya sabi ko kay Daddy, ilabas niya muna saglit, ibalik na lang ulit namin pag nakapag-vacuum na. So, ayun, sinimula na ni Daddy ng i-assemble tong vacuum na to. Sabi ko kay Daddy, after niya i-assemble, kahit ako na lang muna magsimula kasi hindi ko naman kailangan buhatin yung vacuum, ipagulong-gulong ko lang naman. Nakakatuwa lang kasi, guys, mag-vacuum kasi talagang pag nadaanan yung vacuum yung alikabok, yung mga mga agil, yan talagang pagbalik mo wala na yung kalat eh. Kaya nakakatuwa lang din talaga mag-vacuum. Pero syempre, dahil na kita nyo naman na hirap na hirap talaga ako. At sumakaramdaman ko, sumakit na rin kasi yung mga braso ko na ngalay. Baka manganib pa yung graft ko. Kaya syempre, tinawag ko na si Daddy. Nagpatulong na ulit ako sa kanya. Natatawa-tawa pa ako kasi feeling strong pa talaga ako dyan eh. Hindi pala, mahina pa pala ako. So, ayun. Sinimulan na nga ni Daddy mag-vacuum. To si Daddy masipag to mag-vacuum eh. Tuwang-tuwa kasi siya mag-vacuum. Tsaka mabusisi yan mag-vacuum, guys. Talagang yung wall na yan, hindi siya titigil hanggat hindi nawawala yung kalikabok, yung agyo. Kailangan talaga malinis na malinis. Kitang-kita nyo naman, guys, di ba, kung gaano siya ka mabusisi mag-vacuum. So, yun nga. After niya mag-vacuum, unti-unti na naming pinasok to ulit yung mga gamit. Siya yung tagapasok ng gamit. Ako tagasabi kung ano yung ayos. Kasi para at least, di ba, mas tayo kasi mga babae hanggat maaari gusto natin yung mas malaki pa yung space ng mga bagay-bagay eh, di ba? So, inuna niya tong bag na malaki. Yung bag na malaki na yan, laman yan is yung mga diaper ko na ginagamit ko dati nung bedridden pa ako. Nung di pa talaga ako nakatayo or nakakalakad. Talagang ang dami kong diaper. Pero bigay lang din yun ni ma'am ng dating manager ng asawa ko. Kaya shoutout sa iyo, ma'am. Maraming salamat po sa mga tulong mo sa amin. At yan, sinunod na ni Daddy ipasok yung lagayan ng laptop ni Athena. Kasi nga, sabi ko, ilagay na lang namin dito yung TV. Yung laptop ni Athena, ilabas na lang namin. Kasi hindi naman ginagamit ni Athena. Lalo na nung sariling cellphone na siya. So yun, in-text ko ng inayos tong mga kumot, mga towel. Nilalagay ko sa laundry sa baba. May laundry dyan sa baba, guys. Kasabang pinapasok ni Daddy yung TV. Malinis naman yung mga towel, mga kumot na yun. Doon ko lang talaga nilalagay para hindi ako mahirapan na halungkatin ko saan man pag gusto ko na siyang gamitin. So, yun, pinasok na ni Daddy itong TV. Tapos inayos-ayos na namin. Nakakatuwa, guys, kasi itong TV na to, ito yung unang-unang gamit na nabili namin nung unang nang nagsama kami ni Daddy nung pinanganak ko si Athena, nung bagong panganak si Athena. Yan, ayun yung unang-unang bagay namin na nabili. Na hanggang ngayon naman, ay buhay na buhay pa siya. Kaya sobrang kaydara niya ni Athena. So, yun, next ko nang inayos tong mga laruan ni Athena. Kung nakikita nyo mga nakartoon pa yung mga laruan ni Athena, puro bago lang kasi talaga yan, guys. Si Athena kasi mahiling magpabili ng laruan. Pero 1 to 2 days niya na lalaruin, ayaw niya na, nagsawa na siya. So, inisip ko na itabi na lang muna kasi para pag gusto namin ipamigay, mapakinabangan pa ng mga bata ng maayos. Kaya maingat talaga ako sa gamit ni Athena, guys, kasi gusto ko yun talagang maibibigay namin siya ng hindi pa luma. So, yun, dahil natapos na ako sa pag-ayos sa gilid ng kama, lumabas na ako ng kwarto at si Daddy na nag-ayos ng kama. Kasi alam niyo naman, hindi ko kaya ngayusin yan dahil yung pa ako may problema at yung katawan ko may problema din. So, yun na, si Daddy na nagpagpag ng sapin, si Daddy na ulit nag-vacuum ng kama. Kung nakikita nyo yung dilaw na kutsyo na yan, guys, bigay lang din yan ng manager ng asawa ko, dating manager niya. Thank you for it, ma'am. Shoutout sa iyo, ma'am. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa amin, sa mga pinapadala niyo po sa amin. So, yun nga, inayos na ni Daddy yung kama, inayos niya na yung sapin. So, after niya ayusin yan, after niya i-vacuum yan, sabi ko, ako naman sa mga unan. So, talagang salitan lang kami, guys. Tulungan lang kami ni Daddy maglinis. Tulungan lang kami sa lahat ng bagay. Ayun naman yung lagi niya sinasabi sa akin. Talagang tulungan lang kami. Kahit sa ospital, yun lagi niya sinasabi sa akin. So, yun nga.
sinimulan ko nang ayusin tong mga una namin ni Athena. Kung nagtataka kayo, ba't dalawa lang kami ni Athena natutulog dito sa kwarto? Kasi dati sa sala lang kami guys natutulog. May kutsyon kami sa sala. Tatlo kami doon tabi-tabi. Kasi ito talagang kwarto namin, hindi talaga ito napapakinabangan. Wala talaga natutulog sa kama namin. Pag may bisita kami, yun dito natutulog sa kama. Pero pag wala, wala talaga. So dahil nga simula nagkasakit ako, hindi na ako pwede sa sahig. Dito na ako sa kwarto natutulog. So yun si Athena, sinasamahan na lang ako. Si Daddy na lang mag-isa sa sala natutulog. So ayun, dahil dyan, tignan nyo naman guys, tapos na kami maglinis ng kwarto. Nakakatuwa kasi mukha na ulit kwarto yung kwarto namin. Ang linis-linis na. Sana nag-enjoy kayo guys sa panoorin kami maglinis ni Daddy. Maraming salamat po sa mga nanonood ng video ko. Thank you po. Sana po nag-enjoy kayo. Bye-bye!